isa ka ba sa mga nangangarap na makahanap ng mga mababaw na deposito? Ito ang para sa iyo. Kaya ano pa bang hinihintay natin? Let's do this! Ito na mga madam at mga sir, umpisahan na natin. Gintong silyo, Japanese treasure, lecture and guide number 90. Medyo matagal-tagal na rin tayo, hindi nakapagbigay sa inyo ng mga lecture and guide. Kaya ngayon, ituloy na natin. Nandito ang mga ginawa kong example para masundan ninyo ang mga sasabihin ko. Dahil ang mga larawan na ito, nakuha ito sa mga kasamahan natin sa pag-treasure nila sa ilalim ng mga hukay nila. Tulad na lang nito, ang pagkasabi ni Sir sa akin, nasa 12 feet under nakuha nila ang gintong ito. Hindi magkalayo dito sa naunang illustration, mga katids. Kung mapapansin ninyo, ito ang tinutukoy kong silyo or tatak, pangtatak. Ibig sabihin, pag naka-encounter kayo ng ganito, lalo na below 3 feet under, nakuha ninyo sa ilalim ng mga hukay ninyo, nako, napakaswerte ninyo mga katids, dahil indicator sign ito na may deposito ang ilalim. Ganon din dito sa isang larawan na ito. Ang iba sa mismong pinagtataka ng silyo, meron ng laman, madalas mga precious stones tulad ng mga diamond, emerald, ruby at iba pang mga mahahalagang mga bato. Pero ang iba, uulitin ko ulit, literal talaga na tulad nito, ang silyo niya ay nasa gilid at gawa siya ng ginto. Ang pagkasabi sa akin, ginto ito mga katids na ginawang silyo. Pero ang pagkasabi ko kay sir, ipapabasa ko sa kasamahan kong nasa Japan kung ano ang ibig sabihin ng logo or tatak na ito na ginawang silyo. Kaya napakaswerte talaga nila mga katiits. Patsambahan rin talaga at paswertihan ang pagte-treasure hunting. Kaya pag naka-encounter kayo sa mga hukay ninyo, ituloy na ninyo yan mga katiits. Isang halimbawa dito sa hukay ng isang kasamahan natin, nakatagpo kayo ng silyo na gawa ng metal, lalo na nakaukit sa bato, or literal talaga siya gawa ng metal na ginto, nako, edretso na ninyo yan. Dahil positive start 3 feet under, below 7 feet, hanggang umabot man niya ng 120 feet, indicator sign na sintro kayo ng deposito. Subalit sa mga pangibabaw, base sa tinuro sa akin ng mentor ko, lalo na doon sa mga kasamahan natin na mahilig mag-explore sa mga kabundukan, iba ang tinatawag na silyo mga katiits or pantatak, indicator sign na may deposit. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng mga silyo na ginawang sign or palatandaan para sa pagbaon ng mga kayamanan na tinago ng mga Japanese Imperial Army noong World War II. Nandito ulit ang example illustration. Kung mapapansin ninyo, literal talaga ito na gawa ng ginto at halatadong may hawakan, ibig sabihin silyo or pantatak.
iguhit natin para maintindihan talaga ninyo. Pagbaliktarin ito mga katiits, ito ang kalalabasan niya sa ilalim. Mapapansin ninyo, meron siyang mga guhit at may hawakan sa ibabaw. Literal talaga na silyo yan, or klaro talaga siyang pantatak. Lagyan lang ito ng ink ang ilalim, sabay itatak sa papel. Magmarka na ang mga guhit na ito. Pero ang tinutukoy ko sa inyo, tulad ng sinabi ko kanina, pag nag-explore kayo sa mga kabundukan, sa mga area ninyo, bantayan ninyo ang hugis na ganito mga katiits. Kahit hindi man siya perfect na pagka-square, iguhit natin. Malaking bato ito. Madalas, tatluhin ang balde kalaki. Hindi man siya perfect na pagka-square, ang iba parihaba. Subalit, mapapansin ninyo yan dahil may hawakan ang ibabaw. Parang ganyan mga katiits. Pero bato ito. Ang iba na pagkamala nila na hugis barko. At may butas yan mga katiits. Ibig sabihin, may butas sa gilid, tagusan, para tuloy siyang tinatawag na anchor lock. Pansinin nating maigi ang larawan na ito. Ayan ang ibig kong sabihin, replika na may depositong nakalagay sa ilalim, may butas sa gilid, pero dahil palatandaan lang siya or iniwang mga sign. Ulitin natin ulit para mabantayan ninyo pag nag-explore kayo. Ulitin ko ulit, malaking bato, hindi man masyado perfect na pagka-square. Subalit, may hawakan siya na bumukol sa ibabaw at may butas. Kahit ang ibabaw niya hindi gaano kalakihan, pero ang pinakapundasyon niya sa ilalim, itong nasa baba, ipalagay na lang natin, tatluhin ang balde kalaki. Pwede na yan mga katiits, indicator sign na nagpapahiwatig na may deposito sa ilalim, pero kailangan pang hukayin. Isang halimbawa lang itong ginawa kong illustration. Malaking bato na may hawakan sa ibabaw at may butas. Ito yung pinakahawakan niya para siyang barko. May butas sa bahaging ito. Pag may ma-encounter kayo na ganito mga katiits, lalo na flat ang ilalim, ludlock position palagi ang babantayan. Center down yan mga katiits sa malaking bato na hugis, silyo or pantatak ang deposito. Nasa ilalim mismo ng batong yan. Literal ito na ginawa ng mga Japanese Imperial Army para gawing palatandaan na ang mismong deposito nasa ilalim lang ng batong yan. Madalas talaga ito mga katiits nasa mga patag na lugar. Hindi masyado ito dahil mapapansin natin sa illustration batong ito. Hindi masyado dahil marami siyang engrave. Kung ito man sana, iguhit natin, walang engrave. Napaganyan ang hugis at may bumukol sa ibabaw at may butas. Ganyan ang porma. May butas sa bahaging ito, natagusan, or dito man sa gitna, basta nag-iisang butas, natagusan, anchor lock ang tinatawag ng iba. Malaking posibilidad mga katiits, replika yan ng selyo at ang deposito niya nasa ilalim ng batong yan. Kailangan lang tanggalin ang mismong batong yan at birahin ang mismong ilalim
dahil nandyan ang deposito. Isa ito sa mga diskarte, pamamaraan na tinuro sa akin ng mentor ko at ibinahagi ko sa inyo para pag maka-encounter kayo, bibirahin lang ninyong ang ilalim. Standard na pinakamalalim na deposito nito mga katits, nasa 12 feet under lang. Ang iba, nasa 4.5 feet lang deposito na. Pero standard niya or sukatan sa pinakamalalim na deposito, ganitong klaseng pastada, 12 feet down. Ayan ang deepness or sukat sa mga ganitong klaseng deposito. Subalit pag swertihin kayo, 4.5 feet under lang sa mismong batong ito, hindi na aabot ng 12 feet, 4.5 feet lang, iguhit natin, nandyan na ang mismong deposito. Pag suswertihin, pag wala, down lang ng 12 feet under. Ayan ang maibibigay kong payo sa inyo sa mga gustong makabingo agad. Sipag at tiyaga lang mga katits, maghanap ng mga sign na klaro at birahin ninyo pag may ganito kayong klaseng plastada na mga sign sa area ninyo. Okay, sa pagtatapos dito sa simple lecture and guide natin, sana nadagdagan ang inyong kaalaman sa pag-treasure hunting, lalo na doon sa mga kasamahan natin na mahilig mag-explore sa kabundukan at gustong makabingo agad. Uulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katits.